Hello mga tropa, kumusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. Yung bago natin vlog mga tropa is medyo konting sagot or partial na sagot dun sa tanong ng isa nating katropa na tungkol sa gumawa daw ako ng Excel na tungkol sa SSS na sa payslip niya kasi may nabubura siya or may mali dun sa ginagawa niya. Hindi ko pa nagagawa ng totally yun mga katropa. Gagawin ko pa lang siya ng video. Gumagawa pa lang ako ng formula mga tropa. So pagka marami na yung mahaba na yung time ko, saan ko siya gagawin? And then ipopost natin. Okay, so ngayon ito lang muna yung gagawin natin is paano mag-compute ng basic salary. Okay, with ano to, computation na ng mga contributions and tax. Okay, so talo na tayo agad sa tutorial natin. So, mga tropa, ito yung data natin. So, kunyari, monthly salary natin yan, 18,000. So, ito yung mga contributions natin, yung mga basic na deductions na mga dinededuct sa atin, PhilHealth, SSS, Pag-ibig. Okay? Then, mga tropa, ito yung income tax natin. So, yung may dapat, makuha mo nyo muna yung mga data nito. Okay? So, saan natin gikuha? So, nag-google ako. So, ito mga tropa, nagpunta ako sa sss.gov.ph. Ayan. So, ito, hinanap ko to. Ayan. Makikita nyo lang naman siya. Downloadable naman siya. So, ayan siya mga tropa. Naka-PDF file tong SSS. Then, yung sa PhilHealth yan. PhilHealth? PhilHealth.gov.ph. So, ayan siya. So, ito yung 2023 na contribution. 4.50% siya. Yan. Then, yung withholding tax, mga katropa, is ito. Sa vhie.gov.ph ako pumunta. So, ito kasi naka-train low tayo. May revise. Effective January 1, 2023 onwards. Tapos ito yan, yung salary bracket natin, then magkano yung magiging tax natin, then ilang percent. So, ayan siya mga tropa. Wala dito yung Pag-ibig kasi naka-fix naman yung Pag-ibig na 100 a month. So, ngayon mga tropa, dahil monthly itong gagawin natin, so yung Pag-ibig natin is 100. So, yung SSS natin, 18,000 kunyari yung sweldo. So, punta tayo dito. So, dinownload ko na siya mga tropa. So, ito na siya. Parang din na tayo pupunta dito. Yan, parang din na tayo pupunta dyan. Pero kung gusto nyo din dito, so, ayan siya. Dito na tayo sa Excel. So, 18,000, dito tayo. So, ito yung salary bracket natin. Ayan. Ito, okay? So, highlight natin. So, ayan siya mga tropa. Ayan yung salary. Dito tayo nagfo-fall. Ayan. Okay? So, ngayon mga tropa, yung ER, yung WISP mga tropa, alam ko, may basta savings yan na mapupunta sa'yo, sa SSS. Basta saving siya mga tropa. So, yung ER is employer, yung EE is employee. Okay? So, ngayon mga tropa, ang kukunin nyo dito para sa sweldo nyo is yung mga EE. Yun yung mga dinededuct sa atin. So, i-highlight natin ang green yan. Lahat ng EE. Yan. So, yan mga tropa. So, ito, dito tayo. So, yan. So, yung EE natin dito is 810. So, dito is wala. Okay? So, ang SSS contribution na babayaran natin is 810. So, yung SSS natin is 810. Then, PhilHealth natin mga katropa, dahil sabi dito, is 4.5% siya ng itong mga salary bracket na yan. So, ang gawin natin is ito, open parenthesis, ito, times 4.5%. Tapos mga katropa, divide nyo siya sa 2. Kasi hati kayo ng employer mo. Divide sa 2. So, ayan yung PhilHealth mo. Okay? So, total deduction siya. I-add nyo lang muna to. Ito lang. So, equal sum lang yung ginawa natin. So, ito yung total deduction mo para lang sa mga benefits mo. Okay? So, ngayon, para malaman mo yung salary after mo ng deduction, wala pang tax dyan ha. So, ito equals monthly salary mo minus yung total deductions mo. So, ito mga katropa, dito ka kukuha ng income tax mo.
So, yung ito yung tax na i-deduct sa'yo. Punta tayo kay VAR. So, yung 16,000, saan siya magpo-fall? Dito tayo sa monthly, ah. So, may daily, may weekly, may semi-monthly, may monthly. So, sa 16,000, dito lang siya. 20,000 and below. 20,833 and below. Okay? So, ibig sabihin, wala tayong tax na binabayaran dyan. So, zero. Dito sa salary bracket na ginagawa natin ngayon. So, wala. Zero. So, ngayon, mga katropa, kung ang gagawin natin sa net, total net pay natin is ito, then ito minus yung total income tax natin. So, ito yung salary natin. Okay? So, 16,685 per month yung nakukuha natin. Okay? So, i-divide natin to sa 2 kasi 1530, kunyari. So, yan. So, every payday, mga katropa, ito ang nakukuha mo. Kung 18,000 ang sweldo mo, 8,342.50. Okay? Tignan natin, mga katropa, tama yung income tax natin sa semi-monthly natin. So, zero pa rin naman siya. Yan. So, zero. So, ngayon mga tropa, para malaman nyo kung tama, pwede kayong pumunta. Search nyo lang itong taxcalculatorphilippines.com. 18,000, then calculate. So, income tax niya zero, then yung net pay niya 18,000. So, 810, tingnan natin, 810 yung SSS, tama. PhilHealth natin is 405, tama. Then, pag-ibig natin 100. So, 100. Tama. Then, total contributions natin, ay yung mga deductions natin, 1,315, which is ayan. Okay? Then, sinabi niya na net pay natin after deduction is 16,685, which is ito. Okay? So, tama yung ginawa natin computation. So, ngayon mga tropa, dahil wala tong tax, walang challenge. So, dahil lang may tax, nagsisimula siya sa 20,833 ang sweldo. So, ngayon, kunyari, gawin natin itong 22,000. 22,000 ang sweldo mo. Okay? I-assist natin si pag-ibig. Si SSS, syempre, mag-iiba na siya. Dahil nandito ka na sa bracket ng 22,000. So, si 22,000, tanggalin na natin itong highlight na to. 22,000. So, ito. Dito naman siya magpo-fall. 21,750 to 22,249.99. So, yan yung salary bracket mo. So, ngayon, ang i-deduct sa'yo is 900 plus 90 pesos. Okay? So, ngayon, SSS equals, i-link na lang natin, 900 plus 90 pesos. Enter. So, 990. Yung PhilHealth natin is naka-formula na siya dito. Yan. So, okay na yan. Then, yung total deduction natin, ayan na siya. Then, ito is minus natin yung total deductions natin dyan. Or contributions. Yung income tax natin, mga tropa, balik tayo dito kay BAR. Dito ka na magpo-fall sa second column na to. So, yung salary bracket niya na 20,833 to 33,332. Ngayon, sabi niya dito, 0 plus 15% over 20,833. Ibig sabihin, lahat na mag-o-over sa 20,833, meron kang kukuha ng 15%. Okay? So, yung income tax niya dito is ito. So, dito tayo. May ginawa na ako nyan. Yan. So, income tax mo is equals, open parenthesis, ito minus yung ito. So, yan. So, may 400 kang excess. Sa ito, ito kasi yung salary bracket mo, diba? 20,833. So, hindi pa rin pala nag-fall. Mali pa rin pala. So, taasan natin. Gawin natin 25. So, ibig sabihin mga katropa, ang salary niya is 20,415. So, hindi pa rin siya nag-fall sa 20,833. 400 lang kasi. So, kulang pa siya ng 400. So, ibig sabihin ng 22,000 hindi pa taxable. Kuling naman. Okay. So, kunyari, gawin na lang natin 23. O, nag-increase siya ng 1. So, assist natin yan. Si SSS, 23. Tignan natin. So, dito na siya. Clear. 23. Ito, dito siya nag-full. Yan.
Dito na siya nag-fall. So, equals 900 plus 135. Enter. Yan ang SSS niya. Yung field health niya is, naka-formula naman siya. So, yan na siya. Then, total deduction niya yan. Okay, so, ang salary niya na lang after nung mga deductions niya is ito, 21,000. So, yan. Pwede na siyang taksan. Kasi, ang sabi is 15% over 20,833. Okay? So, ngayon mga katropa, ito equals, open parenthesis, ito minus ito yung salary bracket niya. So, yan lang muna. So, meron siyang excess na 514. Ngayon, sabi, may 15% na kukunin. So, ngayon, lagyan natin to times, naka-formula na din yan, 15%. Nag-over siya, di ba? Nag-over. So, enter. So, 77 pesos yung tax niya. So, ang mauuwi niya is ito. 21,270.33. Okay? So, tignan natin sa tax calculator kung tama. 23. Calculate. So, 77.17. Okay? So, may difference lang ako ng 1 cent. Siguro sana lang to sa formula lang ito matrap. Or sa rounding off ni Excel. Yan. Then, SSS is 1,035. Tama. PhilHealth is 517.50. Yan. So, total deduction niya is yan. Tama. So, ito lang yung, ano, so, ang mauwi niya pa rin is 21,270.33. So, ayan siya mga tropa. Ganyan lang mag-compute. Basta, tingnan nyo lang yung salary, kung saan nag-fall yung salary nyo. Basta, hindi siya mag-over doon. Yan. Hindi siya mag-over dyan. So, pagka dito tayo, tingnan natin dito yung may 1.8 na minus na siya. So, ang salary nito is 33. So, tingnan natin yung mga nasa 40,000 yung salary. Ayan. So, assist na. Pag-ibig niya 100. Then, yung SSS niya dahil 40,000 na siya. So, dito na siya. Sa final bracket. So, ito. So, 900 and 450. Ayan. 900 plus 450. Then, yung field health niya assist. Then, yung tax niya, mga katropa, is 37,650. At tax niya, yung taxable niya, 37,000. So, dito siya mag-fall, diba? So, may 1,875 plus 20% over ng 33,000. So, ngayon, mga katropa, is ito, open, equals, open parenthesis, ito, minus 33,000, dito, 33,000, ito, minus to, then times 20% plus 1,875. Enter. So, ayan siya. Meron kang deduction a month na 2,738.40. So, tignan natin kung tama yung tax calculator natin. 40,000. Calculate. Then, 2,738.40. Tama yung tax natin. PhilHealth is 900. Tama. SSS niya is 1,350. Tama. Okay. So, ganyan lang siya mga tropa. So, sana may natutunan ka. At kung may natutunan ka, huwag mo kalimutan hit yung like button. Share mo itong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And lastly, don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay, so see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!